Ito ang aking formula for my beauty secret. Ayan, oatmeal. Dadagdagan mo ng honey. Tapos, lalagyan mo ng milk. Tapos, paghalo-haluin mo yan. Ano nga gawin niya? Kasi ito lahat organic, walang chemical. Ilalagay mo sa mukha mo. Sa mukha ba yan? Oo, pampastretch. Pampalis ng mga wrinkles. Emma, maiba lang ako yun. Kasi gusto ko sanang sabihin sa inyo yung tungkol kay Nicole. Oh, what about? Eh, kung pwede lang na huwag ka na sana siyang bigyan ng load. Kasi walang tigil ma yung kakapindot sa text eh. Paano naman? Wala din tigil ng kaiiyak. Oh, stress na yung apo ko. O di syempre, pinadalan ko siya ng load. Kamag-alala, 500 lang naman yung pinadala ko sa kanya eh. 500? Lang? Oo. Ma, ang laki naman ng 500 lang. Tapos may lang pa kayo nilalagay. Oh. Tamo yan. Mga wrinkles mo. Oh, huwag kang mag-i-stress kasi nagkakaroon ka na rin ng bugs katulad ko. Ay, speaking of bugs, etong ilalagay mo. Sa bugs? Eye bugs? Oo. Ma, pipino yan eh. Ilalagay mo dyan. Tapos ititingala mo. Tingala. Ayan. Parang masarap to, malamig. 30 minutes to an hour. Ha, huwag mong aalisin. Nakakaalis yan ng maganda. Bugs. Maganda. Malamig, ma. Doon ka mag-relax sa inyo. Kailangan nakahiga ka niyan para huwag malaglag. Mm-hmm. O, magpahinga ka na. Ma, eh hindi kita nakikita. Paano naman akong babalik doon? Kung ganito isura ko. Oo nga naman. How silly of me. O, sige. Lalagyan natin ng butas yan. Pwede ba yan? Oo naman. Oo, ayan. Ayan. Oh, let it stay there for 30 minutes. Parang very soothing yan. Mawawala ka agad yung eye bags mo. Masarap ma eh. Malamig. Sige, hawakan mo na. Itingala mo yung ulo mo. At umuwi ka na at magpahinga ka. Ganito itsura ko ma. Ako ang kakausap niya, sabihan naman ko si Tidora. Ako, huwag na, ako. At kung si Balay rin nga eh, nati-keep quiet na lang, huwag lang makipag-argue dyan eh. Ako pa, eh mapapanis lang laway ko dyan. Daddy, eh, alam mo dad yung totoo, kinausap ko naman eh. Kaya lang, eh, alam mo naman si Mamsi, di ba? Malambing. Eh lang naman sabi ko sa kanya, oh, dapat ganito, huwag mo spoil din si Nicole kasi hindi ko naman masabi, daddy. Eh, di ba? Parang ang bait-bait kasi sa akin eh. Hindi bale. Ako na lang kakausap. Talaga, Dad? Eh, marami ka na iniintindi sa opisina. Huwag mo nang problemahin yan. Ako na lang. Thank you. Parang ibang... Kanya lang, parang nai-stress ako. Oh. Pag yan ang kausap ayan, ko. Nai-stress ka, Dad? Oo, pag siya kausap ko. Teka muna. Meron akong solusyon dyan, Dad. Ano sa yan? Stress? Ano yan? Kasi pa nai-stress ka, nagkaka-eye bugs ka. Siyempre. Diba? Eh, ito ang sagot niya. Kanina ginamit ko to. Tikman mo, Dad. Ang sarap malamig. Oh? Okay na. Diba? Soothing. Okay. Para ako si Boy Abunda. Kaibigan, mag-usap tayo. Chris, ano sa paligay mo? Mauna ka na ba? Ay, may problema? Hindi naman. Slight lang. Hindi, iniisip ko kasi si Atong. Alam mo, yung kapatid kong yun, wala talagang kadaladan. At ang kapal na mukha na naman sa akin. Panay na naman ang hingi ng overtime. Alam mo yun? Aba, eh minsan yung mga tinatrabaho niya, hindi na nga minsan, madalas eh. Hindi naman related doon sa trabaho namin. Kasi nga, yung babaero namin, boss, utos ng utos naman sa kanya, magdala ng ganito, magdala ng ganyan doon sa mga chicks niya. Talaga? Si Robert, babaero? Ay, super! As in, alam mo, dalaga, may asawa, basta feel niya,
Basta feel ka niya, liligawan ka niya. Ganong tipo yon. Eh, kung ako na nga eh, dinidigahan ako eh. Naku, delikado pala si Atong sa boss niya na yun. Paano kung sa kakautos sa mga chicks niya eh, si Atong madisgrasya? Naku, mismo. Yan na nga ba ang iniisip ko eh. Kaya nag-aalala rin ako eh. Honey, tulog na tayo. Ha? Maaga pa ang meeting ko sa kliyente ko bukas eh. Ah, okay. Good night. Good night. Thank you.